Magandang-magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Tanong ko, bakit ba maraming tao nababaon sa utang? Naisip nyo na ba yan? Alam nyo, marami po akong dahilan bakit nababaon sa utang maraming tao. Number one, mas malaki ang gastos, maliit ang kita. Yan. Maraming binibiling, hindi kailangan, maluho sa buhay. May nagkasakit, yan, nababaon sa utang yan. Iginapang ang pag-aaral ng anak sa private school. Ayan, talaga mababaon sa utang yan. Bimili ng bahay, kotse na hindi pa naman kaya o wala sa panahon. Maraming bisyo. Ayan, kumuha ng credit card. Hindi naniwala sa sinabi ng Diyos. So sir, paano natin susolusyonan itong mga problema ito? Simple lang, alamin natin ang solusyon. Number one problem, mas malaki ang gastos, maliit ang kita. Di madagdag ng kita o kaya magbawas ng gastos. O kaya pagsabayin nyo na, dagdagan nyo kita, bawasan ng gastos. Hindi ka na mauungutang o hindi ba? Ano ba? Pangalawa, sir, maraming binibili hindi kailangan, maluho. Hindi simple bawasan ng luho pag di naman kailangan tanggalin. Eh sir, may nagkasakit. Ay, problema. Ayan. Next time, alagaan ang katawan para huwag magkasakit at kumuha ng medical insurance para maiwasan yung problema yan. Ano pa? Sir, ginapang ang pag-aaral ng anak sa private school. Ayun, nabaon sa utang. Eh, simple lang. Huwag igapang ang pag-aaral ng anak. Eh, ano gagawin? Ilakad mo. Kaya i-tricycle mo. Itakbo mo pa. Sir, paano gagawin? Ilipat ang anak sa public school. Kung talagang di po kaya, di ko po sinasabi na ilipat kung meron naman kayong kaya. Kung di kaya talaga, ilipat. Okay. Sir, bumili ng bahay, kotse, hindi pa dapat. O di simple lang, ibenta ang bahay at kotse, di wala ka ng problema. Kasi maraming bisyo. Di tanggalin ng bisyo. Alam niyo po, simple lang ang buhay, pinagugulo natin eh. Sir, gumawa ng credit card. Eh simple lang, gumawa ng gunting, putulin niyang credit card na yan. Pag putol na yan, hindi na madadagdagan ang utang mo. Sir, hindi naniniwala sa Diyos. To seek first the kingdom and His righteousness and all these things shall be added unto you. And that it's more blessed to give than to receive. Sir, ano solution? Maniwala ka. Panahin mo ang Diyos sa buhay mo. At sabi ng Diyos, idadagdag sa iyo lahat ng mga bagay na ito. Isa pa. It's more blessed to give than to receive. Pwede ba? Trying to give. At promise, magpapalain ka ng Diyos. Muli po, Vic Garcia ang nagsasabing lahat ng problema ay may solusyon. Kailangan mo lang maging agap. A, alamin. G, gawin. A, araw-araw, be consistent. At samahan ng panalangin.